pinangaral ni Jesus. Ang pag-aari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitignan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabada sa kanyang muka dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga katupon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus sa Sareno. Binabati din natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit at ang nag-aalaga sa may sakit. Gayun din naman ang ating mga kababayan, mga kadeboto mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at daigdig na nais makasama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo. Tuwing tayo'y nagsisimba, tayo'y tinitipo ng Diyos, tayo'y tumutugon sa Diyos at ipinamamalas sa atin ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Natitiyak ko lahat tayo dito ay nakapagsimba na hindi lang minsan sa ating buhay. Siguro nga pong iba sa atin, araw-araw nagsisimba. Iba nga siguro sa atin, hindi lang minsan isang beses, isang araw magsimba. Natitiyak ko din na hindi lang minsan o isang beses kayong nakapasok ng simbahan. Marami sa atin ang madalas pumupunta sa simbahan at nagdarasal. Ang iba nga siguro sa inyo, madalas dito sa Quiapo, lalo na tuwing Biyernes at Linggo. Ngunit ang magandang tanong, ano ang naidudulot
ni Jesus sa atin? Ano ang ipinapahintulot natin kay Jesus? Sa tuwing tayo nagpupunta dito at sumasamba sa Kanya. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, halong lungkot at galit ang nasa puso ni Jesus Nazareno. Lungkot at galit. Sinabi sa Ebanghelyo, siya'y muling pumasok sa sinagoga. Ibig sabihin nito, madalas din si Jesus Nazareno sa sinagoga gaya ng mga tao nung panahon na iyon. Ngunit kapansin-pansin na yung mga taong nasa sinagoga, dalawang bagay ang katangian na gustong ipakita sa Ebanghelyo. Inaabangan nila kung magkakamali si Jesus. At ikalawa, sinabi, matigas ang kanilang ulo. Ngunit sa original na Grego, ang pagkakapakita sa mga tao, matigas ang kanilang puso. Kung kaya nga't bagamat maraming himala si Jesus, maraming pagpapakita ng awa at kabutihan, ipinakita sa huli, pag-alis ng mga tao, inumpisahan na nila ang pagpaplano papaano ipapapatay si Jesus. Sa makatuwid, hindi sila nabago ng himala ni Jesus. Hindi sila nabago sa pagpapakita ng kabutihan at awa ni Jesus. Mga kapatid, napakagandang hamon at paalala sa atin na kung tayo'y lalabas sa simbahang ito at muling babalik sa simbahan para magmisa at magdasal, matigas pa rin ho ba ang ating puso? Matigas pa rin ho ba ang ating ulo? Ano ang ating pinagmamatsyagan at inaabangan sa buhay? Ang inaabangan ba natin ay ang mabuting gagawin ng ating kapwa? O nag-aabang tayo ng pagkakamali at maisusumbat sa ating kapwa? Sinabi sa Ebanghelyo, naghimala na si Jesus Nazareno. Pinagaling na niya yung taong patay ang kamay. Pero napansin ninyo, merong hindi napagaling si Jesus Nazareno. Ang mga taong patay ang puso. Ang mga taong patay ang puso. Matigas ang puso. Hindi nakikita ang kabutihang inaalok sa kanila ni Jesus Nazareno. Mga kapatid, ito po yung ipagdasal natin na sa tuwing tayo papasok sa simbahang ito, hayaan nating hipuin ni Jesus Nazareno ang ating mga pusong kadalasay tumitigas. Anong nagpapatigas sa puso mo ngayon? Galit? Selos? Pagkamakasarili? Paghihiganti? Anong kasalanan ang nagpapatigas ng puso mo ngayon? Kasalanan laban sa katapatan sa iyong asawa? Kasalanan ng hindi mo pangatawanan ang responsibilidad sa iyong anak, sa iyong magulang? Hindi pa huhuli ang lahat, sapagkat
sa tuwing tayo'y dumudulog kay Jesus sa sareno, ang una niyang gustong pagalingin, hindi ang sakit ng katawan natin, kundi ang sakit ng kaluluwa natin. Ang gustong tanggalin ni Jesus sa sareno, hindi lang yung mga damdamin ng physical natin, kundi ang karamdaman ng kalooban natin. Ang unang gustong gawin ni Jesus sa sareno, palambutin ang puso natin. Sapagkat kapag matigas ang puso natin, kahit maghimala si Jesus sa sareno, hindi pa rin natin ito makikita. Hindi pa rin tayo makapapaniwala. At katulad ng nangyari sa mga tao, aalis pa rin tayo sa simbahang itong nag-iisip ng paggawa ng masama. Tayo'y binibigyang kalayaan ni Jesus sa sareno na tanggapin ang kanyang biyaya. Hindi niya tayo mapipilit kung magmamatigas ang ating puso. Kaya nga't sa pagkapatuloy ng misang ito, ito po ang ating ipagdasal. Siguro nga po hindi natin kayang magbago agad-agad. Ngunit paunti-unti, hayaan nating palambutin ni Jesus sa sareno ang ating puso. Nariyan ang sakramento ng kumpisal. Natutulong sa atin upang magbalik loob, upang itakwil ang kasalanan, upang tanggapin muli ang awa at kapayapaan ni Jesus Nazareno. Nawa ang bawat isa sa atin hindi lang matuklasan at makita ang himala ni Jesus Nazareno. Nawa ang bawat isa sa atin hipuin, pagalingin, palambutin ang puso ni Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat.